is in you. It is in your heart. It is in each everyone's heart. That is why the Lord is active in our life. Today, it is our last of the series, Calvary Covers. And today we will talk about Love Covers. Love Covers. Marunong ka ba ng pagmahal? Amen! Amen! Alam niyo ba ang ibig sabihin ng pag-ibig? This is an overused word. Ewan kung uso pa yung slam note. Slam note. Ako, ayaw nila akong pagsulatin nung slam note nung high school. Kasi puro kalokohan yung mga pinag-alagay mo. What's crush? It's a plane run out of fuel. Simula lang, ayaw na nila ako. Kailangan magsubukot sa amin. Lagay mo na lang pangalan ko. Tapos, para maalala ka namin. Ayan. It is so amazing to see that a changed life in the life of each people that we meet. Alam mo, napakarami kong na-encounter na tao. At isa sa napansin ko ay yung tinuturo ng Panginoon tungkol sa pag-ibig ay nawawala. One time, pupunta ako ng isang place. I was invited to speak. And then, mayroong sumagot sa akin, dalawang kabataan, mga ano to, mga cell group leader. Sino yung mga cell group leader dito? Oo, pitin dito. Dalawang kabataan, sabi nila, Pastor, welcome. Hindi, pinag-welcome nila ako. Pentuhan kami. At ang isa na sa sabi nila, nalungkot sila once, pero dahil meron sila kinekwento ng isang kapataan din na nalulungsa once. At dating disciple, hindi na nakabalik, pero palagi nilang pinupuntahan. At sabi ko, ano lang ginangyari? Ayun, Pastor, mahirap na magsalita, pero ay ramdam ko yung lungkot na meron sila. Alam niyo pala, napakalungkot maging cell leader. Oo. Napakalungkot maging cell leader. Kasi, pagka cell leader ka, lahat ng sakit, sama ng loob, lahat ng rejection, lahat ng mga negative na ano, ay mararamdaman mo. At ramdam na ramdam ko, sabi nila sa akin, Pastor, anong gagawin namin? Well, you just dump the person anyway. Sabi sa akin. So, ginawa na namin lahat. Sounds familiar? Ginawa na namin lahat. Okay, ano tagawin mo? Maybe it's time to give up. And then, I begin to open my Bible. I open it in 1 Corinthians chapter 13, verse 1. Sabi ko, basahin mo, love is patient. And you are beginning to be impatient. The more we know about love, more we lose love. Alam niyo ba yun? Sino dito ang professional sa love? If you begin to say that I am good about loving people, then you miss the point. Later on, I will talk about this. But I want you to know
about these things because it talks about God a lot. Siguro nalilito kayo ngayon. Siguro nag-iisip kayo, saan ba patutungo itong sermon na to? Ano bang content nito? That is why I want you to open your mind about this one. Because a lot of people use the word love. I know that no word is more used, defined, written, and sung about than love. Napakarami, di ba? No wonder it's so misunderstood. Hindi na alam. Ano ka ba talaga itong love na to? Too many definitions always produce confusion. Di ba? What is love? Love, nung pakapanahonan namin, may kanta din. Love is a man's splendor thing. Sinabi ka yun. Yung mga kanta eh. Merong definition ng love. Di ba? But the love we're talking about in the context, sabi mo context. Context. In the context of discipleship. Sabi mo discipleship. Discipleship. Bakit napunta dito yung word na discipleship? Don't you know that you were created to be a disciple of the Lord Jesus Christ? Amen. A disciple means you are following the footsteps of the Lord Jesus Christ. And that is the context of love here. The Bible produces a word which is very hard to understand because we need to know the context of love. Amen. Often, our ability to love is dependent on how healthy or unhealthy our relational experiences when we were growing up. Alam niyo ba yun na habang ikaw ay lumalaki, doon na de-develop yung iyong emotional quotient. Yung iba daw hindi lumaki. At nung lumalaki tayo, doon mo malalaman kung healthy ba o unhealthy. Ha? Ang pag-iisip mo patungkol sa pagpag-ibig. Kapag ang isang tao o isang anak ay walang magulang o walang tatay, alam niyo ba, pagdating sa relationship, naghahanap niyo ng tatay. Amen. Dahil ganun nga eh. Ganun ang sitwasyon natin. Some are inclined to love more than others, but regardless, comparing one's love with another's is not the way to go. Amen. Because our love levels don't measure up to God's standard ng Panginoon. It is all about the standard of God. Now, si Oswald Chambers expressed it this way, "No man on earth has this passionate love to the Lord Jesus unless the Holy Spirit has imparted it to him. The only lover of the Lord Jesus Christ is the Holy Ghost, and He sheds abroad the very love of God in our hearts." Meaning, kung talagang mahal mo ang Panginoon, inilagay yan ng Panginoon sa iyo. So, balik, walang sino man ang pwede magsabi na talagang mahal niya ang Panginoon. Alam niyo ba yun? Walang sino man. Kapag ka pinagmalaki mo na mahal mo ang Diyos, you are destined to fail. And every time that I talk about this, I am talking about the attitude of loving. Wherein you need to understand that you need to put the love of God to you and not your love to Him. Why? Dahil pagka ikaw ay nagmalaki, katulad ka ni Peter, si Peter, nag-faith. I love you, Lord. Pero tininay niya ang Panginoon. 3 times. But when we talk about loving the love of God to us, it will never fail. Amen.
Because His love never fails, never gives up, diba? Never runs out. It never runs out. It never. Sabi mo, never. 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 God's kind of love is beyond human comprehension. Because it is not a feeling, not an emotion, not a decision. Love is a person. For God is love. That's the context. Sino daw, ano daw ang love? Si Lord. Sino si Lord? Love. Sino si love? Si Lord. Nalilito na kayo? Ha? Kapag ka, when you enter to a love relationship, make sure that the Lord is there. May boyfriend ka na? Wala pa. Ha? You should understand this. That when you enter to a love relationship with someone, cute, handsome, may pera, mayaman. Lord, di ba rin ang pokey, basta mayaman. Diba, ganun, di ba? You need to understand. Ganun dapat ang prayer. Lord, di ba rin ang pokey, basta cute. When you enter to a love relationship with someone, make sure that God is there. Amen. Amen. This is the concept of Calvary. When, sabi to, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Amen. For God so loved me, that He gave Jesus Christ. He loves me, and this relationship will never perish. Amen. My love to my wife, Ramilas, will never perish. Amen. Love you too. Pagka nagkasawa na, ayaw na, di ba? Ha? May gusto ng iba, hindi ganun. It will never be a decision, it will never be an emotion, but love is a person. The person of Jesus Christ. Now, as significant and profound as this statement is, many people still misinterpret it. Sabi ni William Giraud, isang Filipino theologian. I like him. Talagang grabe yung pagkabinasa mo yung mga books niya. Sabi niya, God is love. The Apostle John tells us, everything that God is, love is. The converse, however, is not true. It is inaccurate to say that everything that love is, God is. Love by whose definition? Love by whose experience? Love as modeled by whom? This, in fact, is the idolatry of our generation. We have defiled love, but love by the definition or experience or standard of anyone except by the perfection of God is imperfect love, not genuine love. And anything imperfect is not of God, and it is not love. Wow. Ang isang pag-ibig daw na wala ang Panginoon ay hindi perfect. It's not love. Pagka sinabi mong pag-ibig, ang ibig lang sabihin doon, present si Jesus. Paano nangyari yung pastor? Paano yung hindi naniniwala kay Jesus Christ? Yun ang problema. Dahil kapag katinignan mo yung context ng love, it is in the context by which Jesus Christ died, buried,
yun ang katotohanan. At ito ang ayaw ng Diablo na ma-realize mo na mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Diablo mahal na you will live according to God's love. Why? When you know and you live according to the love of God, ito yung nangyari. Hirap na hirap siyang guluhin ang mundo mo. Napakahirap. Alam niyo ba na ang contrast ng love, pag tinignan mo sa context ng perfect love drives out fear, ang contrast ng love ay fear. Kailan nagsimula ang fear? Nagsimula ang fear sa Genesis. Diba? Nagkasala si Adan at si Eva, at nagkasala sila, nagtago sila. At sabi ng Panginoon, nasan kayo? Sabi ni Adan, ay nandito po kami. Lumabas kayo dyan. Hindi po, kasi po kami ay ubad. Nagkaroon sila ng fear. Alam niyo ba, fear produces stress. Tignan mo yung katabi mo, mukhang stress. Ha? Kasi may takot yan. Ha? Kapag ka ikaw ay stress, ikaw ay may takot. Alam mo ba yan? Pero may mas malalim pa sa takot. Alam mo ano mas malalim? Ha? Mas malalim pa yung condemnation. Ikaw kasi kasalanan mo yan. Diba? Tandaan mo ito. Ang kahulugan ng pag-ibig ay ang Panginoong Jesus. Now, since God is love, therefore, sabi doon sa Romans chapter 8, now there is no condemnation in Christ Jesus. Nakukuha niyo ba ito? Nakukuha niyo ito? Ha? Kasi gusto kong makuha niyo ito. You know why? Kasi napaka-importante nito. Now, tingnan natin yung context ng discipleship. Naman. Kasi pagkahambingin natin yung love tsaka yung discipleship, mathetes sa Greek. Ha? Ang discipleship ay hindi ganito. Ha? Hindi ganito ang discipleship. Then ito, batok ship. Sabi ni Pastor Correa. Ha? Nakikita ko kasi sa harapan mo yung batok nung harapan mo. Kaya, batok ship daw daw. Kapag ka nasa palibot daw na gano'n, nasa circle, ang tawag doon, fellowship yun. Pero ang discipleship ay iba. Ha? Hindi. Ang discipleship ay ganito. Ali ka dito. Chris, ganito ang discipleship. Ha? Tingnan mo ako. Gawin mo yung gagawin ko. Ibig sabihin, tinuturuan ko siya. Ha? Ngayon, ang sabi ni Paul, follow me as I follow Christ. That is discipleship. Meaning, it is more than the relationship of a friend. It is fathering. Ito ang gagawin mo, anak. Ito ang huwag mong gagawin. Ha? Alam niyo ba, kakauwi ko lang galing ni Isabela. Thank you, Christine. Kakauwi ko lang galing ni Isabela. Napupunta kami doon noong Wednesday night. Galing sa party na. Tuloy-tuloy kami, Isabela. 15 hours ang... Ako lang na-try 15 hours. 15 hours, gabi yun, simula hanggang hapon. Actually, ang drive lang doon is 12 hours. Normal drive yun. Kaya kami inabot na 15 hours, maraming ginagawang daan. And so, dati dito sa tabi ko ang tatay ko. At lahat ng mga mali ko, sinasabi niya, oh, ganito, kapunta niyan. Kasi kabisado niya yung daan eh. Now, discipleship in the context is that kailangan yung buhay niya, ini-impart niya sa akin. That's discipleship. Nakuha niyo? Impartation ngayon. Ano ngayon ang relationship
ng discipleship at saka ng love. Ayan. Okay. Bababalik tayo doon sa kwento kanina. Ang kwento kanina, sabi, wala na eh, hindi na namin maano eh, makuha siya eh. Diba? He's a cell group member. And so sabi ko, bakit, ano, bakit nagiging impatient ka? Since nagiging impatient siya, ito nangyayari. He now trying to forget about it. Pinabayaan niya na. Pabayaan mo na lang. Parang ganun eh. Sino dito ang madaling ibang sumuko? Madaling sumuko. Ang problema nun, malayo sa concept ng love. Because love is patience. Amen. 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 Now, discipleship in love is correlated. You know why? Because you can only exercise love in discipleship. Amen. You can only exercise love in discipleship. Sabi ni Jesus Christ, those who want to follow me must deny himself and carry his cross daily and follow me. That's discipleship and that's love. Gusto mo ng love? Therefore, you need to follow Jesus Christ. Christ-likeness. Christ-likeness. Ito ang role na ng Panginoong Jesus na sabi niya kung ano nga pa talaga ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig. There is this what we call a higher level of love. God, the pure, perfect, all-powerful, ever-living ruler of the universe, came to earth and inconvenienced himself to become one of us. His reason to show us his love. Alam niyo ba yun? Nandito siya for about 30 years inconveniently being with the people whom he hates. Alam niyo ba na galit sa atin ng Panginoon? While we were still sinners, Christ died for us. Now, God not only revealed his love by coming to earth, the greatest demonstration of the power of love is his love on the cross. Sa krus ng Panginoon. Now, how to approach this one? Ito yung tanong. Paano nga ba? Ang hirap naman yan talagang love na yan eh. Ang ibig mo bang sabihin, si Jesus lang ang makakapagbigay ng perfect love? Yes. Because He is love. Diba? Kaya na lagi natin sinasabi, kung ang nagliligaw sa'yo, nasa tamang edad ka na nagliligaw sa'yo, ay hindi kilala si Jesus, ha? Huwag mong sabutin. Kung ang liligawan mo ay hindi kilala si Jesus, huwag mong ligawan. Diba? Ito dapat na makita eh. Dapat nakikita sa atin na ang tunay na pag-ibig ay nakikita lamang sa Panginoong Jesus. Now, on the other hand, we must grow and mature in patience, kindness, and all the other qualities of love. Merong mga quality ang love eh. Alam niyo ba yun? Sabi doon, the fruit of the Spirit is love. Diba? And then, ano pa ang kasunod? Joy, patience, peace, kindness, gentleness, generosity, faithfulness, self-control. Diba? Ito yung ano eh. Sinabi ka. Pero watch the verse. Sabi. The fruit of the Spirit is. It is singular. Bakit singular? Kasi ang tunay na fruit ay para yan grapes, buo. Hindi pwedeng talang. Ang tunay na fruit is love. Kahit na may patient ka, kung wala kang love, magiging impatient ka rin. Diba? Isipin mo yung katabi mo.
Ah, nakakainis siya. Diba? O, nakakainis siya katabi mo. Alam niyo kung bakit nakakainis? Ah? Alam mo kung bakit nakakainis? Kasi meron kang gusto na ayaw niya. Tama ba? Diba? Meron kang gusto na ayaw niya. Kaya nakakainis yan. Since na nakakainis yan katabi mo, ang hirap maging patient sa kanya. Tama ba? Napakahirap maging patient. And this is true about what we call the fruit of the Spirit. If you have patience, yet you don't know how to love, therefore, it will fail. Amen. Mapipail din talaga eh. Now, I want you to listen. Listen. On the other hand, we must always remain amateur. Sabi mo nga, amateur. Sino dito ang professional na tungkol sa love? Wala, di ba? Ha? So, amateur tayong lahat. Bakit amateur? Amateur comes from the Latin word amator. Amator. Alam niyo ba kung ano yung ibig sabihin sa Latin ng amator? Ha? Ang ibig sabihin sa Latin ng amator ay lover. Anong ibig sabihin nito? An amateur does things out of love, not for any other recompense. When we become expert at love, we become to miss the point. To be an amateur means to constantly acknowledge that we will never fully comprehend God's love. We never become professional at love. But as amateurs, we willingly and excitedly look forward to fresh and new seasons of fruitfulness, a new ending journey of discovering of God's love in fresh new ways. Sabi mo sa katabi mo, maging amateur ka. Kapag ka-expert ka na sa love, wala nang maituturo sa'yo ang Panginoon. Diba? Kapag ka professional na, wala na. Hindi na pwedeng turuan. Wala nang pwedeng idagdag sa'yo. Okay. Medyo to clear up everything. Let's clear everything. Sabi mo sa katabi mo, i-clear natin na. Jesus Christ, I would like to close with this. Some of you heard about this one. Si Jesus, alam niya na mahal siya ng kanyang ama sa langit. Amen. Amen. Alam niya, di ba? And since na alam niya na mahal siya ng Panginoong Ama sa langit, doon niya in-anchor. Alam niya in-anchor or inilagay yung kanyang yung pinaka-foundation ng kanyang ministry dito sa lupa. Lord, Father, it is your will. Not my will, but it is your will, Lord. Yun eh, di ba? He trusted the Father in heaven. And so, si Jesus Christ, alam niya na mahal siya ng Panginoon. Alam niya kung bakit alam niya. Bakit mo alam na alam ni Jesus Christ na mahal siya ng tatay niya? Sabi mo kalina, yes. Diba? Sabi, yes. Paano mo nalaman na mahal siya? Sinabi kasi. Tama, di ba? Sinabi. Sinabi ng Ama na, this is my beloved son. When he was baptized, nung inaahon siya sa tubig, nagsabi ang Panginoon, ang Ama, sabi, this is my beloved son, whom I am well pleased. Don't you know that the word beloved, the word beloved, in that context, ay, ang ibig sabihin nun, ay phileo. Brotherly love. Diba? Or parents love. Yun yung context. At ganun dapat ang ating nakikita. There are three kinds of love. Okay, so good. Patulad natin sa Greek. Tatlo yan eh. Agape, phileo, at eros.
niya, yung agape, it's God's perfect love. Only God can do that. Yung phileo, it's a brotherly or parents, ganun. At yung eros ay yung ano, love between ano, between husband and wife. Okay. So magkakaibang love yun. The context itself is like this. Nung sinabi sa kanya ng ama niya sa langit, alam niya na mahal siya ng kanyang ama. Kasi sinabi sa kanya, tanungin mo yung katabi mo, narinig mo ba ang ama mo na nagsabi sa iyo na I love you? Wala na nagtanong. Kasi siya mismo, hindi ba kasagot? Di ba? Kasi hindi, it's not our culture. Di ba? It's not our culture na sabihin yun. Lahat na siguro yung mga lalaki dito, ewan ko yung iba dito, hindi makatingin sa akin. Di ba? It's not our culture. Awkward kasi. Di ba? Awkward. So, tulungan tayo sa awkward moment. Allow me to have this, ano, light lang yung time natin ngayon, ha? Alam mo, masyado mo which ngayon. It's more on na sinabi sa kanya ng ama, I love you. And you know what? How pinanghawakan niya yung sinabi ng ama niya tungkol sa pag-ibig ng kanyang ama sa kanya. Doon siya nagsimula. At doon din dapat tayo magsimula. Dahil kung alam mo na ikaw ay iniibig ng ama sa langit, itong nangyayari, kaya mong gawin ang lahat ng inyong dream, pangarap. Lahat ng pangarap mo, pwede mong gawin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, the love of the Lord to you, even your dreams, you can fulfill it. Ginawa ng Panginoong Jesus yun. Nakita natin. And so, ito na ngayon. At kaaway, ayaw niya na palagi mong maaalala na mahal ka ng Panginoon. Bakit kaya? Kasi kapag naalala mo na mahal ka ng Panginoon, hindi magiging successful. Diba? Hindi magiging successful yung kaaway. After the baptism, saan siya pumunta? Saan? Sa Mount. Sa wilderness. Ha? A desert is different from wilderness. Ang wilderness, wala talaga lifeless yung wilderness. Dating niya doon, may dumalaw sa kanya. At dinalaw siya ni Lucifer. Satan. At sabi ni Satan, sabi niya, if you are the sun. Let the sun. Disclaimer. Any similarity, nagkataon lang. Okay, nagkataon lang. Anong nawala? The word. Ang nawala na word ay beloved. Kanina, this is my beloved son. Ngayon, ang nawala na word ay beloved. If you are the son. If you are the son. Kasi, kapag alam mo na mahal ka ng Panginoon, walang amount ng temptation ang pwedeng maging makakaya para sa'yo, laban sa'yo. Yun ang katotohanan. Kaya ayaw ng kaaway na ma-realize mo na mahal ka ng Panginoon. You need to realize that daily. Na because of the blood of the Lord Jesus Christ who was nailed on the cross, you become a disciple of God. Disciple. A disciple is the one who follows his master. Sino ang master mo? Sinong God? Mayroon din mga kapit sa Pilipinas, sabi ko sa inyo, maraming Lord dito. Si Drag Lord, Benton Lord, Serpent Lord, diba?
Ganun. Kaya nga ang Panginoong Jesus ay bumaba sa langit upang ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin. Amen? Amen! I hope and pray that the Lord is speaking to you right now about this one. Here's the point of all this. The point is this. If we lose hope doon sa mga taong malapit sa atin, if we lose hope about our parents, if we lose hope about our brothers and sisters, if we lose hope doon sa mga taong akala natin mahal natin, then I tell you, nawala ang pag-ibig ng Panginoon. We need to love one another. You need to love one another. You need to stand doon sa sinasabi ng Panginoon to love even your enemies. Because the Lord Jesus Christ displayed His love on the cross. Ito ang ibig sabihin ng krus. While we were still His enemies, He died for us. And the Lord wants us to magnify this love. Sabi doon, love your neighbor as you love yourself. Ganun dapat ang nakikita sa bawat isa sa atin. At kung mahal niyo ko, ha, nakikinig kayo sa akin. Diba? Kasi sinabi ng Bible, no choice kayo. Sabi mo sa katabi mo, no choice ka. No choice. Ha? No choice, diba? Sabi mo, no choice ka, mahalin mo daw ako. Diba? No choice talaga eh. We have no choice. If we are a disciple of God, then we have no choice but to love each other. Amen. Amen. Ganun lang naman eh. Ganun lang talaga. Wala tayong choice to love each but to love each other. Because if we pursue the love of the Lord Jesus Christ, therefore we will never miss anything in this life. Amen. Do not lose hope. Siguro marami dito ay may galit pa rin. Hindi ko alam kung anong galit mo. Siguro galit ka sa nanay mo. Galit ka sa tatay mo. O galit ka sa katabi mo. Ayun, no? It's time for healing. Amen? Sabi mo rin na, I am blessed to be here this afternoon. Because it brings healing for me. Payo-payong lahat, payo-payong lahat. Hindi ko alam kung ano ang hurt mo. Hindi ko alam kung bakit ka pagalit hanggang ngayon. Hindi ko nga alam kung anong kinagagalit mo eh. Siguro sabihin mo, Pastor, hindi mo kasi alam. Totoo naman yun. Hindi ko nga alam kung gano'ng kalalim yan. Subalit ang katotohanan ay you need to live your life according to the message of the cross of Jesus Christ. You need to be free. You need to be free. If you want to be free right now, I tell you, it is the right time and this is the right place for you. Kung may kagalit ka, bakit hindi mo napitan na yun? Kung wala dito ang kagalit mo, at siguro hindi mo mapatawad. Gusto, kilala mo lang yung tatay ko. Tayo
pinatawad ng Panginoon. Last week, sabi ng Bible is this, your sin, I will remember no more. He forgets everything. And we should forget. We should forget. Kung ikaw yung taong yun, why not come in front and I will pray for you. Just come in front. Kung may galit ka sa mundo, may galit ka sa mga bagay-bagay na nangyayari, hindi mo alam kung ano talaga yung galit mo, galit ka lang sa sarili mo, patawarin mo sarili mo. Siguro, galit ka sa Panginoon. Marami sa akin, galit kay Lord. Lord, bakit mo ginawa yun? Bakit nangyari sa akin yun? The Lord will move mountains for you. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka doon? The Lord will move mountains for you. Pray for one another right now as I pray for this brother and sisters in front. Kung mayroon pa kayong mga hinahin sa buhay, let love come. And I tell you, kung mayroon kang fear, kung may fear ka, kung talagang sa harapan, we will pray for you. Kung lagi mo pang sinisisi ang sarili mo, punta ka dito, we will pray for you.